Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Mahilakan po kami si tatay at si nanay. Pero pasensya na po sa boses natin. Medyo napaos. Dahil napakainit kahapon yung biyahe natin. Noong nagkuha tayo ng baboy. Ay nag-invite sa amin ng Fiesta. Isa sa ating mga followers, silent viewers natin. At isa pong karangalan na maibita tayo. Punta tayo sa kay Barangay Ex-Captain Wing Wing Ramirez. Siya po yung nag-invite sa amin. Kasi daw, may kapatid siya na umuwi galing sa Canada. At isa sa ating mga silent viewers. At gusto po niya na ma-meet niya tayo. So, puntahan natin. At shout out po sa ating mga kaibigan dyan na barangay captain na si Kapitan Danny Silis. Kap, so, kumpare ni mo. Sige, magkita mo ron. At sa lahat ng ating mga silent viewers dyan, shout out kay Sir Jun Kibod at Ma'am Alice Kibod from Davao. Shout out naman kay Boss Russell dyan, Sparsia. Yan po, nasa Baez pa tayo. Pero yung puntahan namin, isa lang sa mga barangay dito sa Baez. Pakalapit lang. Sa ating mga salat viewers dyan, sa mga palaging nag-comment, shout out po. Shout out kay Sir Felipe Escudero, Sir Cesar Evaristo, Ma'am Cafe Vlog, Ma'am Vanessa Napulis. Ma'am, shout out po ma'am. Shout out naman kay Norman Puliket. Shout out naman kay Eduardo Ferrer. At sa mga hindi ko po na-mention, kasi napakarami po yung comments sa ating video, shout out na lang po sa yung lahat. Ako po ay napapasalamat sa inyo kasi hindi nyo ako iniwan kahit saan ako magpunta. Mapabundok man, mapakasalan, mapabirthday, ako po ay taos-puso napapasalamat sa inyo. Kahapon, nakabili tayo ng dalawang baboy, panginahin. Medyo mahal po kasi malalit pa, pero sana po sulit yung pagbili natin para may mga lahi na yung mga baboy natin. So sa ngayon, may dalawa tayong inahin at dalawang lumalaga. Napakalayo yung nilakbay namin kahapon. Doon kami sa kabilang daan dumaan. Doon sa Mabato. Mabato to Kabkaban, Bansyaw. Galing sa Ayungon. Pero sakis po yung pagbili natin kahapon ng baboy. Hello Kap, kumusta Kap? Okay lang. Matagal ka namin hinakita ah. Palagi kayong busy. Noong pumunta ako sa Area 1, wala ka doon? Kahapon? Noong sa araw pa. Business permit, ayan. Nag-renew sa kapitana ng business permit. May mga pinapirmahan. Busy. Si tatay, wala nang baboy. Dalawa na lang yung baboy ni tatay doon sa Area 1. Para Fiesta. This coming May. Pero malayo pa tayo siya. Pero pag hindi natin isipin, hindi natin hintay, napakadali lang. Ay,
kuan ke parkingan ane. Tanah tak sa tapi di parking. Magtanong tayo. Nasa Binihon po tayo, Binihon Bay City. Barangay Binihon. Tatay oh, may dalang saging. Tinog. Kap, apa maluto yung lechon kap? Paluwa sa atin sa Canada. Pangalan ni mo, sir? Pangalan ni mo? Jovi. Jovi. Jovi Ramirez. Yan. Panahon pang cargo. Matagal na po siyang paluwa natin. Sa Pampa Area 1. Lamat, lamat. Nakita na kami. Hey, Brad, kayo lagi ko siya shout out. Fiesta. Atagal ka mga followers dito po, sir. Control. Oh, na. Kapag kaya patulbon. Salamat kayo. Always help. Help at a lot na information ba? Maulang na ka nga. Dada man di ay. Maka-inspire ba? Okay, salamat. Thank you, Mayo. Salamat po kayo, sir. Salamat chat sir, tayo. Salamat po kayo sa pag-ibita na mo, Dewe, kay proud po kayo, Bibang, ibita na may Juan. Isa sa ating mga followers. Lagi mga followers din kayo. Even in Ireland, mga followers ng mga Juan na po, mga na po gusto. Kaya po yung invite na pag-ibita na po siya. Salamat kayo. Maligaw kita. Basta mahilig kang hayopan. Mahilig kang mga pamuhi ba? Ma-enjoy sila. Pamangkin. From Canada. I'm Edmonton. Yeah. Hello. I'm an old dying monkey from sobrang init. Dito malamig. Oh yeah, minus 35 tong lipan ni. Okay. Minus 35 May palos tayo dito. Mga onda. Napaos ko, napaos kay init kay gapon ba. Agapon na yung boss guys. Adrian na siya na mayo na. Kikan na Manila. Ah, kikan Manila. Kikan Manila na sa mga.
Pag sa Manila pa ako. Ah, okay. Regular nila ko. Ah, salamat. Pangalan, pangalan. Pangalan ni mo. Sa ano, katibay mo doon sa Manila. Kasi, nakapag-vlog pero ba na 25 subscriber lamang. Ah, okay, okay. Pwede naman kayo. Sige, pwede shout out mga kapubisya, mga ibo, supportan ninyo Ivan Angelo Official. Yan, may channel siya, Ivan Angelo Official. Okay. Paki-subscribe lang Ivan Angelo Official. Okay. Yan po, yung pamilya Ramirez. Oo. Oh. Happy Fiesta, Batugan. Yan. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Makita ninyo nito sa ko na vlog sa naka-Jigger Villacorta. Vlogger din eh. Oh. Jigger din? Jigger Villacorta. Jigger Villacorta. Oh. I-focus akong kumaring. Arta, dito ta. Dito sa. Dito ko doon na ganito. Tour tayo dito sa kuan sa Binyuhon. Kinaisodlo na to ning Batugan. Yan. Akong mga pagmangkot. May followers tayo dito. Idol Pan. Since 2021, subscriber ko ni mo og si Jumper Sniper. Ah, okay. Salamat, salamat, salamat. Yan, hello. Happy Fiesta, ninyo tanda. Bakit ka nagtatagin? Maraming pagkain kahit saang bahay, no? Ano ang pagkain? Next day, makita ninyo sa YouTube ang program ni Sir Jigger. Sorry. Yeah. Kaway naman dyan, kaway naman dyan. Shoutout naman dyan. Okay. Since 2021. Salamat, salamat. Kaya Jig? Pamangkin mo, pamangkin. Ivan Angelo Official, mga kong supportan ninyo. Shoutout sa taga Olympia. Taga Olympia na mo kasama. Olympia. Ato mo rin sa Olympia, naghahanda ko rin bugas. Ah, naghahanda ko bugas dito. Ah, nakainan ko rin. Rebele, sorry tayo rin. Yan o, tinur tayo ni Kapitan sa kanyang barangay dito, sa Binyuhon. Oh, mga pamangkin. Oh. Ito mga ina to ba? Ina to nga kuhan. Kahit sa angkap. Kahit saan? Kahit saan may taduay? Oo. Pare! At tayo, Ray. Uy, kagwapo ka, Andre, oh. Aming! Ito! Artista na ka, boy! Ito! Bak! Kaway naman dyan sa kuhan. Makita tayo sa vlog sa Jigger. Jigger Villacorta. Subscribe niyo! Elnar Candelario, akong kuhan, nakitagsa. Ah, okay. Mga pinsan ni kuhan, Kapitan Wingwing Ramirez, dito sa Binyuhon. Pakita na, next. Guwapo na makita na, bye-bye na na sa? Okay, presko kayo. Presko. Ano yung kuhan? Presko na kayo. Hi! Yan po. Napakahangin na dito. Mga seaweed sa kapsa mo na, ibang kuhan. Kuhan, mga kuhan na, talaba. Ah, okay. Mga talaba farmers. Equal George. Idol, ako anak, kailan mo na? Hello! Nakalimutan na niya. Kailan mo? Kailan mo? Nanood siya. Pag manood ako, nanood din sa Tagalog pa yan, di ba? Ah, okay. Di ba yan? Kaprobinsya? Kailan mo na? Kapitan, Kapitan Domito. Batugan. Sabay-sabay. Happy Fiesta, Batugan. Ah, okay. Hi guys. Happy
Tiyahin. Ay, bosa ko pa mag-ung kuwan. Kisa may inyong... Heavyweight. Kisa may inyong i-shout out dito sa kuwan. Mga kauban, sa nanay. Ako ka sa tao. Magkakala yung mahilig ko kita nito, oh. Overlooking. Ako yung mga kuwan. Masistirin, masistirin. Iyaan mo kuna ako, ne? Oo. Iyaan mo. Iyaan mo isa. Kanil po namot, kinsa daw yun, eh. Wapo kayo, Rekha, pa. Yan po, may followers na dito. Galing Saudi. Yan. Asa ninyo kayo, ma'am? Ayun na taman para dilin kayo. Nagkasunod po kay bitar ko kapitan dere ba. Hello. Provincia. May bisita niya. Hello. Hello mga kapumbitsa. Tiyahin o, tiyahin. Oh, tiyahin. Nana po, namista. Sige, kauban ako akong pag-umangkon. Kapala pista po. Kada pista na po. Kapala po. Akong idol ka, kapitan, o. Oh. Oh, province. ABC. Ibc. ABC. Provincia. Salamat. Ah, tungkol na to. Thank you, dong. Tungkol na. Amanin mo. Barangay Captain, ba? Sportado na to. Salamat po kay Kapitan Wing Wing Ramirez. Yan si Tatay, binigyan pa ni Kapitan ng bring home. At maraming salamat din kay Sir Juby Ramirez, kapatid ni Kapitan Wing Wing. Isa sa ating mga silent viewers, nakabase sa Canada at umuwi sa dito ngayon sa lugar nila. At na-meet po natin siya kanina. Tingnan natin kung makalabas ba tayo. Baka yung sasakyan natin na traffic na, na ipit na. Maraming tao na, oh. Dali, makagawas pa, eh. Dali ng tao, oh. Hindi nakatulog kanina. Kanina, wala pang tao. Yan po, uwi na tayo. Nakalabas na tayo sa akwan. Traffic area. Maraming tao. Kanina, kasi maaga pa tayo, tahimik lang. At bilib ako sa mga kabahayan dyan. Halos lahat na bahay, may litsong baboy tayo. Oo. Maraming salamat ulit kay Sir Wing Wing Ramirez sa mainitong pagtagat at may bring house pa si Kapitana. Tapos maraming salamat din kay Sir Juby Ramirez. Ano yung kapatid? Yung kapatid niya. Kaprobinsya, nandito naman tayo sa area to. Balik tayo sa normal.
galing tayo sa pista kahapon. So ngayon, i-check natin yung ating mga alaga. Pasensya na po sa boses natin, no? Hindi ba tayo gumaling sa van? Medyo may ubo tayo. Kahapon ba to? Halos hindi makalabas yung boses natin. Takuan pa, nasubawan ba noong nagkuha tayo ng baboy? Tingnan natin yung ating mga alaga dito. Napakain na po nila ng fish yung ating dumalagang baka. Tingnan natin, baka hindi naubos yung binigaw nila. Ang dami pala, hindi naubos. Sabi ko sa kanila, bawasan pag hindi maubos yung pagkain. Ang dami mga kaprobinsyo. So marami yung binigay nila. Hindi naubos yung feeds na binigay sa ating lumalagang baka. Pero hindi siya pumayat mga kaprobinsyo. Naminti natin yung kanyang taba mula na nabili natin siya. Tapos medyo lumaki na siya ng kunti. Yan. Si Bitang, tingnan natin yung feeds. Walang natira, oh. Yan po si Bitang kumain. Para kailan lang ito na bili natin? Yan din po. Tapos sa pagkataba na niya. Uy, may sumukot sa lumalaga pa na baka mga kaprobinsya, hindi yan masyadong malakas kumain. Hindi katulad sa mga inahin ba, lalo na pag may edad na, walang pili sa pagkain. Kahit mga medyo matigas, kainin nila. Yan, mabait yung baka natin. Katulis ng sungay, oh. Ayun po dito sa amin mga kaprobinsya, oh. Wala nang ulan, mainit na naman. Kaya yung mga tanim namin doon, tuwing umaga, nilagyan na namin ng sprinkler para mabuhay yung ating mga tanim. Tingnan natin yung ating mga bakang lalaki. Sila si Pugi. I-check natin yung mga pagkain nila. Ubos yung pagkain nila mga kaprobinsyo. Yung andito, parang hindi. Hindi na ubos. Bigyan natin kay Kungkong. Ayaw mo kong? Bigyan natin kay Bitas. Ah, si Bitas matakaw yan sa pagkain. Yan po si Bitas. Natatakaw sa pagkain yan. Yan po ang pagkain natin sa kaila. Kupramil at saka kunting feeds. Sug. Bitas parang baboy. Parang baboy siyang kumain ba? Uy, nasira yung tibisyo ni Kwan, oh. Kungkong at ni Doldol. Buti na lang, hindi sila nag-away-away, oh. Mabait po yung mga baka na to. Mula nang dumating sila dito, sila po yung magkasama. Kaya parang magkaibigan na sila ba. Kasi pag pumunta dito si Kungkong sa kabila, kayang-kaya niya. Dahil yung harang sa gitna, nasira, katanggal. Yan po ang isa sa mga example na pag may mga alaga tayo, kailangan na mamonitor natin ng husto. Kasi may mga kasama naman tayo dito. Pinapakain pa nila ng feeds. Pero parang hindi nila nakita yan. Hindi nga sila nagsabi sa akin na sira yung division dito.
yan po ang isa sa mga example kung bakit kailangan ng tamang monitoring yung ating mga alaga. Sa lahat ng aming mga baka dito, na lalaki, si Kungkung po yung pinakamabait. Ngayon minsan hindi siya nag-attempt na manuwag sa atin. Yan o. Dati pa to. Hindi siya mailap. Yan. Bukas po pag may time kami, ayusin namin yung hose namin dun sa May Falls para lumakas yung pressure at paliguan natin sila. Si Doldol gusto niyang lumapit sa atin pero mahihain siya. Pag lingo natin, matras agad, oh. Si Bitas, kain lang yung nasa isip, oh. Pag tuduhan namin siya sa pagkain, ay tubaba na siya ng husto. Mula nang dumating siya dito sa amin, hindi nang bago yung sistema niya na napakalakas kumain. Pag naalala niyo po, ayaw po niyang kumain sa Napier. Nagpasubo pa siya sa atin, si Bitas, kasi napakapayat niya. Kitang kita yung mga ribs niya sa gilid. At nang sinubukan natin na bigyan ng feeds, napakalakas niyang kumain. Parang baboy. At tuloy-tuloy na po yun, hindi nagbago. Yung kan. Tapos, nang medyo gumaling na yung katawan niya, pala, naging maliksi na siya. Tapos, nanuwag na. Yan o. Ayaw magpa-disturbo kay Bitas. Oh, 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 oh. Yan. Mas maganda pag nasa loob sila ng kulungan. Wala silang magawa. Kain lang at saka tulog yung trabaho nila. Yan. Yan po, spugi. Oh. Marami po tayong abangan dito kasi may isa tayong baboy na next month manganak na yan. Tapos yung isa nating baka, si Bitang Buntis, at yung baboy nating isa, naglandi na po yung binakunahan natin ng pampalandi. Napaka-effective po. So magbilang tayo ng mga 21 days. Pag hindi siya maglandi sa loob ng 21 days, buntis na po siya. Yan po ang sistema. 20 or 21 days. Pero pag manglandi siya before, so ibig sabihin hindi siya nabuntis. Pina-EI lang natin yung pinsan ko, artificial insemination, kasi nagustuhan ko po yung breed sa kanyang barako. Dati nung una niyang anak, naibinta natin sa 5,000 bawat isa, tapos napakabilis lumaki sa kanyang mga biik. Kaya isa rin yan sa mga dahilan kung bakit tayo na-inspired na mag-alaga ng hybrid na baboy. Sa ngayon, may dalawa tayong baboy dyan na dumalaga na hybrid na bili natin. At sana po dumami sila dito, kasi pag mga anak yun, pwede tayong magdagdag ng inahing baboy pag makita natin na maganda ang resulta. Pero sigurado tayo, basta hybrid yung baboy natin, mabilis lang lumaki. Sana po, hiyang sila dito sa ating area, yung mga baboy natin na hybrid na nabili. Medyo mahal lang, pero tiniis lang natin. Pag hindi natin tiisin yung presyo sa mga hybrid na baboy, hybrid na kambing, hindi tayo maka-acquire sa kanila. Kasi ilang beses na po tayo nagtanong, mahal po yung baboy, basta hybrid. Lalo na po, pag doon tayo bibili sa may mga pangalan na, or sa mga kilala na, napakamahal. Kaya abangan nyo po kung ano po ang resulta dito. Pero sa totoo lang, minsan kabahan tayo. Parang sugal yung ginawa natin. Bumili tayo ng mga hybrid, dalawa, medyo mahal. Kasi yung walo nating biik, parang pinalitan lang ng dalawa. Baka hindi tayo mag-success ba? Yan po ang nasa isip natin kasi tao lang tayo. Tapos hindi tayo expert. Parang nag-experimento lang tayo. Sa ating ginawa kasi first time pa natin dito na mag-alaga ng hybrid na baboy. Kaya minsan, hindi mawala sa isip ko na parang kabahan. Baka anong mangyari, baka nagsayang lang tayo ng pira. May kambing din tayo na paparating next March. Hybrid din, pero isang lalaki po yun. Medyo mahal.
Pero yun po ang gawin natin taga-Kastas sa ating mga maliit na kaming dyan. Sana po mag-success tayo sa ating mga ginawa dito. At mag-aral din tayo kung paano mag-iay ng baboy. Aralin natin yan. Kasi sa ngayon hindi pa tayo marunong. Pero kailangan na may kursunada tayo. Kasi nang dumating ako dito mga kaprobinsya, wala akong kaalam-alam kung paano magbakuna ng biik, paano magbakuna ng baboy, paano magbakuna ng baka, paano magbakuna ng kalabaw. Wala akong knowledge sa mga ganyan. Kasi hindi po yan ang kurso ko. Wala, napakalayo lang. Kaya aralin natin yung mga ganyang trabaho, yung pag-iay, pagkuha ng similya galing sa barako. Yan po ang susunod nating aralin para hindi na tayo may problema pag may mga baboy tayo na maglandi tapos may marako tayo na malaki na. Sa kadalasan po mga kaprobinsya, artificial insemination lang yung gamit basta yung barako sobrang laki na. Hindi na kaya ng baboy na inahin basta lumaki ng husto. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin mag-aral kung paano mag-EI, paano magkuha ng similya galing sa barako.